Alas 2:30 na madaling araw nang makita sa CCTV ang pagpasok ng isang lalaki sa compound ng pamilya de Guzman sa Pandacan. Nang hindi niya mabuksan ang pinto, sumampas siya sa kotse at inakyat ang bakod. Mula roon, nakapasok na siya sa loob ng bahay. During those time, puro matanda lang, tulog sila talaga. Tapos yung brother ko, may sakit pa. So wala talagang nakarinig nung mga ginawa niyang ikot siya ng ikot. Sa loob ng bahay, namili ang suspect kung aling sapatos ang nanakawin. Nilooban din niya ang mga kwarto. At sa labas ng bahay, inipon niya ang mga ninakaw na gamit. Nagpahinga pa siya sa labas at umupo. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ulit siya sa loob para magnakaw. Kinabahan ako for the kids at saka for my parents, lalo na yung dad kong bedridden. E paano kung nagising ang dad ko? Kahit nasan ka, you have to be careful. Alas 4 na ng madaling araw nang umalis ang suspect, bit-bit ang shopping bag ng mga ninakaw na gamit. Nataranta na lang ang pamilya nang magising silang nahulughog na ang kanilang mga gamit. Kasama sa mga ninakaw ay ilang mamahaling relo, alahas, pera at mga gadget. Sabi ng pulisya, dapat may taguan ng mga mamahaling gamit ang pamilya. Mas mainam kung mayroong aso eh, dahil ang aso, pag kumaon, tsak, gising ang mga tao sa paligid eh. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon nila sa kaso. Maaring tumawag sa kanilang hotline para sa mga kapagbigay ng impormasyon sa krimen. Nico Bawa, ABS-CBN News.